Diaries! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong mga ka-diaries. So, ang topic po natin ngayon mga ka-diaries is regarding po ito sa etravel.gov.ph. So, ano bang ibig sabihin nito mga ka-diaries? So, lahat daw po ng mga departing passenger at arriving passenger dito sa Philippines, dadaan na po tayo sa sistemang ito, which is the etravel.gov.ph. So, ngayon mga ka-diaries, ay uunahin ko po sa inyong ituturo kung paano po mag-fill up or paano po mag-register ng ating etravel departure here in the Philippines. Lahat ng mga departing passenger dito sa Philippines, ganito po yung gagawin natin. Kasi dati po kasi, lahat ng mga departing passenger or yung mga paalis na mga passenger dito sa Philippines, ito po yung ginagamit nila. So, nagpipill up po sila dito sa papel na to. Ito po yung tinatawag na departure card. At hindi po sila makakaalis hanggat hindi sila nagpipill up nito. Kasi ito po yung requirements ng Bureau of Immigration natin. So, ngayon nga po mga ka-diaries, pinapatupad na ng ating batas. Starting noong April 15, 2023 pa mga ka-diaries na mag-paperless na po tayo. So, kailangan sa system na po ng etravel.gov.ph na po tayo mag-register for every departing passenger po dito sa Philippines. So, bago daw po kayo makapag-fill up mga ka-diaries, dapat mag-register kayo not earlier than 72 hours. Kasi pag earlier, hindi ka makakapag-register nun mga ka-diaries. Kasi naka-invisible yung date ng flight mo or kung kailan ka mag-depart. So dapat mga ka-diaries, saktong not earlier or saktong 72 hours prior to your departure, dun po kayo mag-register for your departure dito sa Philippines. So, ngayon ito, hindi na po ito gagamitin kasi starting May 1 na po ay paperless na po tayo, hindi na po ito pwedeng gamitin mga ka-diaries. Lahat ay dadaan na po sa online. Kaya panoorin niyo po itong aking video tutorial po for regarding e-travel departure here in the Philippines. So, I hope na makatulong po ito sa inyong mga ka-diaries. At salamat po sa inyong lahat. Ayun nga po mga ka-diaries, pupunta tayo sa etravel.gov.ph. Tapos piliin nyo po kung kayo po ay Philippine Passport Holder, i-click nyo lang po yung bilog na yan, yung dot na yan, i-click nyo lang Philippine Passport Holder. Tapos you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. So travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So ngayon nga po, ito-type na natin kung ano yung travel type natin. So since departure po ay paalis po tayo dito sa Philippines, departure po yung ilalagay natin. At kung via airplane po yung sinasakyan nyo, ilalagay nyo lang po sa transportation type na air. So, piliin nyo lang po yung air. So, ilalagay nyo na rin po kung kailan po kayo mag-travel. Basta po, 72 hours before your departure, yun po yung pipiliin nyo po na date, mga ka-diaries. Kasi, kung ano po yung date ng departure nyo, yun po yung lalagay. Tapos, email address, lagay nyo na rin po kasi tapos re-enter na rin din yung email address nyo kasi yan po yung kailangan para ma-check po natin kung successful po yung pag-register natin sa e-travel kasi after nitong pagka-register natin, dyan po sila mag-email sa email nyo kung okay na po siya. So, tapos i-click nyo lang din po yung checkbox na nakalagay sa ibaba pagkatapos nyo po mag-re-enter ng email address. Para po, in-accept nyo po na I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking. So, i-click nyo lang po yung continue. Tapos, mapupunta po tayo sa another page po ulit para po mag-fill up po ulit tayo ng another details na napapaloob po dun sa departure natin na flight or kung sa sea, kung nagkukruise kayo, pwede rin. Kasi ang pinili po natin dito are transportation type po, mga ka-diaries. So, tapos na tayo sa step 1, punta naman tayo sa step 2. So, dapat be careful tayo dito sa mga attention kasi para, dapat please ensure that the information you provide is exactly, dapat hindi po,
Hindi po, ano po ah, ito po ay example lamang po mga ka-diaries para may guide lang po tayo. So make sure na tama po lahat ng ini-encode nyo. Dapat yung ini-input nyo po na details ay match po dun sa passport natin na isushow natin upon check-in dun sa immigration before your departure po. So, ayan po, make sure tama yung passport number, yung ating pangalan, yung kung ano ka po, female or male. Ayan po. Tapos, mag-encode ka rin kung i-input nyo rin yung birthday mo. Kasi yan po yung mga kailanganin sa ating departure e-travel system. So, yung mga personal information nyo lang po yung kailangan. So, ito mga ka-diary, sample lamang po ito para lang po may guide tayo sa mga kababayan natin or yung mga tao na hindi pa marunong mag-encode or mag-register sa e-travel system natin for departure, mga ka-diaries. So, lagay niyo lang po din yung citizenship niyo. Basta fill up lang po tayo. So, kung Pilipino tayo dun, lalagay lang natin. Kung hindi ibang lahi tayo, may pagpipilian naman po dyan, mga ka-diaries. I-click niyo lang po kung ano yung type of citizenship po kayo. Tapos, kung saan po kayo pinanganak, of course. Tapos, yung occupation nyo. Meron naman po dyan mga pagpipilian kung ano po yung occupation na ilalagay nyo. Yan. So, kung wala dyan sa occupation, pwede nyo i-click yung others. Tapos, mobile number. Make sure tama rin po yung mobile number kasi dyan po sila magme-message sa inyo kung any, kung mayroon pong mga other incident na for emergency, dyan po sila mag-detect. So, permanent country of residence, kailangan mo rin po dyan ilagay. Mamimili ka lang po. Tapos, yan, i-fill up mo lang po yan, state, province, kung saan po kayo, yung ano yung probinsya nyo. Tapos, city, municipality, pili lang po kayo dyan. Nandyan naman po lahat, nakalatag na siya. So, i-click nyo na lang po yan. So, importante din, may barangay. Kasi hindi po uusad yung form na to pag hindi nyo po pinilapan yung buong form, mga ka-diaries. So, example lang po ito, mga ka-diaries. Kumbaga, ito ay guide lamang po para sa mga traveler, departing passenger from Philippines to other country po, mga ka-diaries. So, tatype nyo lang yung barangay. Tapos after that, kapag na-type nyo na po yung barangay, susunod naman po yung ating house number or building or street. Yan po. Kasi importante po yan, mga ka-diaries. Make sure tama po yung details na ilalagay natin kasi i-check po yan ng Bureau of Immigration. So, yung address line to, mga ka-diaries, depende na lang yan. Optional na lang po yan kung meron po kayong dalawang tinitirhan dito sa Philippines. Sa bansa natin, pwede rin pong ilagay nyo. Pero normally, optional lang po yan. So, isang address lang, okay na po so far. So, i-click nyo lang po yung continue. Tapos, mapupunta po ulit tayo sa travel details natin naman. So, departure via air kasi yung chinek natin, di ba? So, i-encode mo lang po, i-input mo lang po kung kailan po kayo magde-depart. So, example ito, May 1, 2023, papunta po tayo ng China. Yan po yung destination natin. So, yung destination address, pwedeng hotel or kung ano yung address doon sa China na pag-i-stayhan mo, mga ka-diaries. So, mahalaga po yan kasi yan din po yung diyan sila nakatutok kasi kapag wala po yan, tatanungin ka po ng immigration bakit wala kang info about your address there, kung saan ka titira, saan ka manunuluyan pagdating mo dun sa China. So, napaka-importante po ng destination address. So, hindi po yan dapat nating kaligtaan, mga ka-diaries. Lalo na sa mga OFW na umalabas ng bansa. Kasi kailangan po yan, o kahit sa mga tourist, normally. So, yun, yung nilalagay natin, kunyari, yung hotel dun sa China na pag-iistihan natin. So, kung overseas ka or hindi, ikaw po mag-check dyan kung ano po yun, no or yes ka po. So, no ako kasi hindi naman tayo OFW. So, purpose of travel, ang pinili po natin, business professional. Kasi kumbaga, ang pupuntahan natin doon ay for business naman. So, traveler type naman is aircraft passenger. Kasi of course, airplane po yung sasakyan natin. At yung name ng airline natin is China Southern Airline. So, mahalaga din po na ilagay din natin yung flight number. Kasi dyan po magbabase ang Bureau of Immigration kung ano po yung aircraft number yung sasakyan natin, mga ka-diaries. Kasi mahalaga din po yan. Tapos,
kung saang airport po kayo magdi-depart. So, piliin nyo lang din po kasi sa baba may mga pagpipilian din naman kung anong airport po kayo magdi-depart, mga ka-diaries, or aalis po, paalis ng Pilipinas po, mga ka-diaries. So, ayan po. Tina-type ko po siya kaso wala pong lumalabas. So, no, kiklik lang po natin yung parang triangle na arrow dito sa gilid para makita natin, ma-make sure natin talaga na yung airport is sakto po, tama po tayo. So, ayan, drag down mo lang. Hanapin mo lang kung anong terminal po kayo or anong airport po kayo mag di-depart, mga ka-diary. So, yung seat or bed number naman po is optional lang po yun. So, click lang natin continue. So, ayan nga po yung summary, mga ka-diaries, no. So, kailangan i-confirm mo yan, yung i-submit mo yung mga details kung tama na po yan. So far, kung okay na po sa inyo at tama po lahat ng details na nalagay nyo, napaka-importante po ng pangalan natin, no, at saka yung passport number natin. Kasi yan po yung titignan, unang-unang tinitignan po ng Bureau of Immigration. So, submit mo lang, mga ka-diaries, pag okay na po lahat ng details. At ayan na, congratulations, you have successfully submitted your details, mga ka-diaries. So, ayan, so nage-generate na rin yung QR code natin. So, yan pong papakita natin pag nag-check-in po tayo sa airport, mga ka-diaries. Scan lang po yan. Make sure na nakasave po yan sa phone yung mga ka-diaries dahil isa po yan sa pinakamahalagang requirements. I-check po yan sa immigration. I-scan po yung QR code nyo bago po kayo aalis ng bansa. So, ayun mga ka-diaries, di ba, napakabilis lang, madali lang pong mag-fill up ng departure natin dito sa Philippines sa etravel.gov.ph. So, sundan mo lang siya mga ka-diaries, fill upan mo lang yung mga information na kailangan ng ating Bureau of Immigration. At after that, pag nag-generate na yung QR code mo, yun na yung ipapakita mo at i-scan mo na yon before you depart here in the Philippines. So, I hope nakatulong po ito sa inyo, mga ka-diaries, at maraming salamat po sa inyo. Please help me again to subscribe my YouTube channel at like na rin, mga ka-diaries, and I hope, mga ka-diaries, mag-comment po kayo. Para naman, mga ka-diaries, alam ko po kung ano yung mga masasabi nyo sa video ko. Pero okay lang din naman kung hindi kayo mag-comment, at nagpapasalamat ako kasi binigyan nyo po ng time para mapanood nyo po itong channel ko. Salamat po sa inyo, mga ka-diaries, at God bless po sa ating lahat. Thank you.